Next play, meron sila ditong si Lena. Pero yung sa side ng Blacklist, dalawa yung option. Meron silang Chicho Dog, may Vision, meron din silang Diggy. Ang dam, parang Tony Gonzaga, no? Oh. Option, option, option! Option, option, option! Ang tagal na nun, ha? Rob Luna. Kakapanood ko lang. Kakapanood ko lang. Oo. So ngayon, it's all about the Vision game for both of the teams. This is still the same lineup naman para sa side ng NXP kung saan. Ay. Ito yung ano nila eh, parang forte nila eh. Action Jackson type ng heroes. Tama tayo ng Nostraman Jin. Pero naka-pull yourself together siya. Pero sabi dito ni... okay, gets ko. Sinaktuhan niya lang. Tinanggal niya lang yung mga traps. Tinanggal niya yung mga abyssal trap. Hindi pa natin masabi kung ito pa din yung gustong mangyari dito. Feeling ko hindi na eh. Pero kasi kung iisipin mo, man, Jin eh, yung side lane ngayon ng Blacklist International eh mas pumapalag compare nung kanina eh. Mas pang sustain eh, no? So feeding pa rin to, man, Jin. Feeling ko hindi, nagpadali lang, nagpa-execute lang sa torre. Kasi pulado na siya, kailangan naman mag-back pa siya, pwede namang mag-heal na siya dyan. Kung iisipin mo. Makes sense. Kaya no, hindi na. Kasi kung feeding Diggy, dapat kanina niya pa sinusundan si H2. Tama. Kumbaga, yung pagpapatay niya doon, or rather, pag-ubos ng HP niya doon, eh, kinuha niya lang yung mga traps doon ni Exhort para mas tumagal yung pagkuha ng purple buff. Totoo. Madelay. Delaying tactics. Oh, wow. At mukhang ganun. Oh, Gina Bomba. Oh. At Rob Luna. Napanood ko na to. Sige. Napanood ko na. Ano ang nangyari? Deja vu na ba to? Na isusulat na pala to. Ito na yung the ultimate super duper push type strat. Ay, pwede. Oh. Kasi kung iisipin mo, meron kang Chicho Dog ng mga earth ng tower. Tapos may sisiu kang ng babato ng between. May sisiu na ng babato ng between. Tapos meron ka pang The Habit, si Harit. Ayan, oh. The Habit. Ang bilis umatake ng Tori. Look at that. The ultimate ultra super push strategy. Dalawang minuto, basag yung Tori, man, Jin. Ayaw pa kang bitawan ni Ohib kasi isa na lang daw. Ay, gravy. Oh. Gravy, hindi na nakatambay si Rene J sa Tori niya. Isang uwi lang yun, man, Jin, ha? Pero nakuha naman dito ni H2 yung turtle. Yeah, tingnan natin kung may fight na mangyayari. Pero wala, ginib up dito ng Blacklist yung turtle. Nice turtle take para kay H2 naman dito. Knowing NXP, for sure, aminado din sila na ilang beses na rin nangyari sa kanila itong ganito. Pero, ang pwede nilang gawin dito, Rob, is wag lang mapusyan eh. Pwedeng dapat dumipensa muna sila sa mga tori kasi parang hindi ito yung laro na gusto ng NXP. Gusto ng NXP, suntukan eh. Gusto nila yung ano, balagbagan eh. Yung balagbagan eh. Sabayang pagbigkas. Sabayang pagbigkas. And this is the same hero for Eson but a complete and different strategy yung pinapakita niya sa atin. Ito yung sinasabi mong side B, pare. Ito na nga. Ito na pala yun. Oh my. Meron a switch in lanes ang ginawa dito ng Blacklist since si Ohib nagawa niya na yung trabaho niya sa top lane, ang magbasag. Oh my. At nakapatay pa si Edward. Oh, ito na yata yun, Manji. Ang gagawin lang nila dito, in less than 5 minutes, magbabasag lang sila ng Tori. Ang consolation nun, may gold dun sa energy shield. Men, ito na ang tinatawag nating Team Tulak. Tulak Tori. Kumbaga, kung may mga tusok sa mga Lancelot, like H2-sok, meron naman ditong Ohib Tulak. Meron ding tulak. Kung may tusok, may tulak. At si Wise, mapapagamit pa ng Simon. Ay, hindi na. Nice pick ko para dito ka na H2. Pero yeah, tama ka eh. Itong switcheroo na ginawa ng Blacklist, tignan mo, may gold pa dyan. So, ibig sabihin, pwede pa nilang makuha yan. Mas maa-accelerate yung farming dito ni Ohib wherein ito choice eh. Mm-hmm. Basag yung tower mo eh. Ang isang ginagawa ng mga teams para sa ganito, eh hindi sila masyadong nagiging overreactive. Oo, chillax lang muna. Oo. Pero ngayon, mukhang nag-react si Nayawi. At naku, madedelay ata si H2 dito. H2, matatouch ni Ohib. Yung execution, pero mukhang hindi na enough dahil meron pang reservang strike. Si H2 at si Exhort to get Ohib. Ohib is now down at madedelay ang push ng Blacklist. Wow, a perfect dodge na manggagaling from the Thorn Rose, of course. Pero ito, sipa to Edward. Yun yung combo, nakita mo yung pagpasa. At sabi ni Wise, teka lang. Pinompiang! Pinompiang, sabi ni Wise, teka lang, nood muna ako. Pag pumasok si Wise, delikado din yon. Rene J with an assist para dito kay Yawi. Napakagandang combo.
mula doon sa Way of the Dragon. Pero ngayon, Manjin, ha, mapapansin mo, ha, next play eSports, sabihin na natin dito na maganda yung naging rotation dito ng Blacklist International. You have to comment pa rin dito sa next play kasi yung gold hindi ganun nalalayo. Totoo, no? Kaya rin kasi nilang dumamage talaga, Robluna, eh. Yung lineup kasi nila dito, pang early game damage! H2O with a retry. That is a classic, of course. The Thorn Draws, pero sabi ni Wise, ako naman ang tutusok. This time, ako magte-tempest of blades. Kumuha siya dito ng isang blade. At ngayon, pulado na si Nayawi. Kumagat na naman ang Blacklist. At sila makakuha ng dalawa. H2 will survive. Pero yung mga kampi niya, si Yawi at si Exhort ang magiging sacrifice. Still, nakuha ni H2 yung Lordon. But definitely a clear win para sa Blacklist International. Ang nagustuhan ko lang sa side ng next play is ang bilis ng transition nila. Meron pang teamfight doon, humiwalay na kagad si James. Kinlear niya kagad yung gitna at hindi rin basta-bastang nag-react sa may bottom lane si Rene J. Totoo. So, ang mangyayari dito, going into mid-game, kailangan bantayan ng Blacklist International itong dalawang hero na to na pwedeng sumegway. The next segue, yun nga ba, habang si Omar Venus dito, nako, ito na pala yung chichu ni Oh My V. Rene J ang kinakagat dito. The double kagat, nakikagat na rin si Edward. Wow! Oh My Venus with the gank doon sa bottom lane. This is now a free lane na pwedeng pag-farman ni Edward sa baba. Even though Rob Luna na-delay yung push strat dito ng Blacklist, may mga specific kasi na outplays, yes, na nagagawa yung Blacklist International sa NXP. To the point, nakala natin, NXP na. Pero oh, hindi pa pala. Hindi rin mo rin kasi masisi dito si Exhort. Regardless, hindi masyado nagkakaroon ng impact yung Selena niya rito. Ang lakas kasing manggulo nung aso ni PNK. Kumbaga, kailangan niyang igilid ng konti yung abyssal trap, or rather, arrow niya para makahanap ng target. Eh, yung chichutog na yan, willing kasi yung yan yung talaga yung literal na man's best friend, eh. Oh, eh. Kasi literal yung chichutog na yan, willing sumalo ng pana para lang mabuhay ka. And tama ka, no? Kaya, na we withstand dito ng Blacklist International yung mga arrows. Meron pang time journey. Sabay, meron nating Zaman Force. Blacklist International picking up Ready J. Pasok ngayon dito si H2. Pero tatamaan dyan dito ng mga between. Yawi, mag-limitis dito. At mukhang sabi ni Eson, sige guys, ako na. It's my time. Ako na lang magiging sacrifice. Blacklist International, lamang sila doon sa trade na yon, pare. Lamang sila doon at hindi lang yon, eh, na-secure din nila yung isa pang turtle under Blacklist International. Looking at the items ngayon ng Next Play eSport, they have the core items na kailangan nila for H2 and Rene J, the Blade of Heptasea. Oo. Meanwhile, yung kunat factor para dito sa dalawang frontline ng Blacklist, itong si Eson and also si Edward, na-secure niya ng endless battle niya. Hindi lang to basta-basta ang tumatangking Tamos. Dumadamage din to. Dumadamage din na Tamos to. Sabi kasi ni Edward, kaya ko rin mag-wow. Kaya ko rin mag-baka Rene J to. Doon sa katapat niya. At nakakatakot na siya dito, Rob Luna. Hindi na mo inaapol niya si James sa top lane. Ito na, mapapansin mo ngayon dito, no? Hiwa-hiwalay na ang mga members dito ng Next Play eSports. Oh, no. Alam nila. Yeah, alam nila na kailangan na nilang maghiwa-hiwalay dahil hindi kakayanin. But look at that, V-Wise once again outplaying Yawi and H2O. Pero wow, that's a good escape, ah, coming from H2, from the Thorn Rose to puncture. Aray ko James. Naman si Edward. Aray ko James. Edward solo. Malalim si Oh My V dito, ah. Napakaganda solo kill mula kay Edward doon sa top lane. Even though yan, naging malalim yung Blacklist doon sa situation na yon. Gaano ka nakakatakot itong Tamos, Rob Luna? Grabe. Gaano ka nakakatakot ito? Hindi kayang harapan, or rather, i-1v1 ng Benedetta at this point ang isang Tams. And for sure, iyan yung iiwan. So, kailangan nilang pagtulungan yung Tamos na yan. And wow, this is a well-farmed na Tams. And given na may endless battle na siya, pwede kang mag-even, mag-DHS, or mag-brute first plate. Ang dami mo nang pwedeng i-build. And ito yung parang pinangpalit nila sa barats nila kanina. Yeah, kasi yung barats kasi nangangagat lang, eh. Mm. Eh yung Tamos, may kagat na, may kalmot pa. May kalmot pa nga. Saka may ano siya, ano ba tawag sa, ano yung parang... Yung super yoyo. Yung super yoyo. Yung sights. Oh my, nahihirapan ngayon ang NXP pumosesyon.
Blacklist International with the momentum right now. 9-11 is the scoreline. And both of the teams, parehas nang nagaanap ng space para dito sa Lord. At si Edward, naku, sabi mo lang, pinagtulungan na. At pero sabi ni Wise Swords of Revealing Light, si Renny J at tinanggit, naku po, kinagat na naman ng Jeju Dog ni Oh My Venus. We are angry na kami na dito, may super stun. Si H2O ang na-target and H2O ang mananakdown. At wala na rin si Yowie. The Big 3 is now down. Blacklist International libreng pick off. Papunta na sa Lord. James with a split push. Pero ang tanong, enough ba tong movements ni James? Mukhang para makabalik ang NXP. Mukhang kailangan i-give up to ng next play itong unang Lord na to. Wow! Pinag-usapan natin kanina na kailangan nilang pagtulungan doon si Edward. Nagawa nila yon. Kaso ang kapalit noon, tatlong members. Muntikang pang makatakas doon si Renny J na cancel niya yung knock-up coming from the Tempest of Blade with the Shunpo. Kaso, Oh My Venus was there to provide stun with the lock-on, with the bite dito ni Koopa. And yeah, we all know, nabura kagad yung tatlong member ng next play. And from there, pwede nilang kunin kaagad yung Lord. May consolation silang basag with James sa baba, pero ang malaking headline, nasa Blacklist International ang Lord ngayon. Na nasa top lane, at ngayon, Blacklist International, pwede na sila mag-freeze lane dito. Lumabas si Renny J. Sinusubukan siya ngayong abulin ni Wise habang nawala si Eson doon sa baba. Yung Lord ay mag-isa sa taas. Rob Luna, kung ikaw ang NXP, pare, kung ikaw ang NXP sa ganitong sitwasyon, paano ka makakabalik? We are angry. Na-activate na kayo ni Oh My Venus. Si Yowie ngayon ang namumula. Na-Cotter and Inferno na rin si Edward as Yowie will go for the bouncing ball. Out! Nako! Grabe yung Chichu Dugo, yung kumakagat-gagat pa rin. Huwag na logs out, pero nawala ngayon. Si Ohem, H2O, napakagandang movements, napakagandang tusok, but monster kill si Wise noon sa kabilang ibayo. Meanwhile, makakuha si James dito ng kill. Sabi ni Edward, ipaghihikanti kita. Sabi nga ni Edward dito, takbo, James. Oh no, godlike para kay Wise. And still, Blacklist International. Sila pa rin ang nakakalamang. Sila ang lamang. Pero for Next Play Esport, nagawa nila yung trabaho at kailangan nilang gawin. Nadepensahan nila yung Lord. Hindi sila nabasagan ng base turret. And it all boils down dahil na-pick off nila kagad doon si Eson. Kaya hindi nakagawa ng magandang initiation or rather team fight doon yung Blacklist International. Then Next Play Esport, they still have what it takes para makakambak sa laro na to, Manjin. Kaya pa eh, no? Pero kasi buhay na agad yung mga heroes ng Blacklist. At nakapag-reset yung Blacklist dito. Basag yung mga outer turrets. Mission accomplished for NXP. Pero ang tanong, Rob Luna, gaano katagal mong titiisin yung ganitong klase? Oh no. But grabe, no? Favorite ni Wise to si Renny J. Lagi niyang inahabol, Kuya Rob. Eh mga parang pagbawi ng api yan eh. Ay, totoo. Nung kanina sa game number 2 eh. Pero ito ha, kung iisipin mo rito, Manjin, ito palang Tamos natin, hindi siya nag-full tank item. So medyo malambuchi siya. Medyo malambuchi siya ha, pwede siya mapatumba dito. Actually, nawala din si Wise doon sa bottom lane. May split na ginagawa dito ang side ng NXP. Pero actually, nakapag-bug si Edward as Yowie will fall down. 30 seconds now. Renny J, nandito tayo sa baba ng camera. Edward popping the Cutter and Inferno to defend. Magpaback na ngayon ang Blacklist. Makikita niyo si Renny J. Kinagat nga ngayon. Renny J, first kill, knock up. Laban ng bataan. Laban na lang talaga. Pana! Sa pull ka na ng... Oh! Sabay blinker, normal pare. Ayos ba yun? Pang TikTok yun! TikTok freestyle show! Pero bitin pa rin. Dahil nandito na si Ohem at si Venus. Not in my house. Sabi dito ni Venus. 15-18. Napakalupit naman ang laban na to, Rob! Grabe. Ito yun eh. Pwede kasing maka-comeback doon si Edward. Maka-lifesteal siya. Kaya medyo umiwas ng bahagya doon si Renny J. Tapos nung nakita niya yung passive niya, na ready na, bumalik siya, sumapak. Pero speaking of sapak, Blacklist International pa rin.
Oo, men. Sabi ni Venus dito, kahit na anong klaseng mga highlight plays ang ginagawa nyo, yung Chicho Dog ko pa rin ang magwawagi ang unat tong Chicho Dog, pare. Ngumangert-ngert. Wise dito tumusok sa apat. Si Wise ang mawawala dito. Mapapatumpad siya ni H2O. Pero still, Blacklist International controlling this game. Look at the scoreline ngayon, Rob Luna ni Oh My Venus. 4-1-11. The Queen is now online. Oh yes, definitely online dito yung PNK natin. And kung iisipin mo, this is a PNK na may DHS. Oh my, may physical damage dito. Pero ito ha, mukhang round 2 ng laban ng taga-bataan. Ako, napapasok na lang dito. Si H2O mag-isa! Oh, no! With the backup. Oh no, mapapauno ka talaga dito, Rob, no? Parang yung side ng NXP, gusto na nila mag-split na mag-split dito. Pero nakaabang lagi itong Blacklist International. At kailangan, wag nilang maliitin si Oh My Venus. Pero kasi man, Jin, napauno ako doon kasi si H2 yung napitas doon at pwedeng kumuha ng Lord ang Blacklist ngayon. Oo nga, no. Ayos ba yun? So, deray mo din, ha? Oo nga, no. Pero ito, ha? Ito. Maganda ang positioning dito ng mga members ng Next Play. Pwedeng sumegway dito si Rene J sa baba, pero ang hirap. Exert. Mas steal kaya nila to. Papagamit na pana dito, pero nako, nakay Wise pa rin ang huling alakhak. Pasok dito si Yowie, nakap sa dalawa. Pana para to kay Exert, pero Wise, nakikipagtusukan. James, ngayon, tumatakbo. Habang yung Lord ay nagmamarcha na papunta sa taas, buhay dito ang side ng NXP. Na-cancel yung TP ni Rene J. In-cancel ng Chicho Dog. Sabi dito ni Oh My Venus, bow down to the Queen. Oh My Venus, inaabol yung show. Oh. Chicho Dog inaatake dito. Venus? Pero sabi ni Exert, kailangan natin na suporta. Nakabawi sila dun sa peak off kanina, pero Manjin, buhay pa din yung Lord. Bakit didepensahan kaya to ng NXP? Tignan natin, ha, wala si The Queen. The Queen is down for 30 seconds. Yung Lord ay nasa top lane. NXP, apat din sila dito. This is a level 2 Lord na pwedeng gumatsyada. Sabi ni James, kailangan ko na gamitin yung ultimate ko. Panahon na. Pero sabi ni Edward, ako din. Mapapagamit na. Pana, nilabas ang spada ni Ohem dito. Pinagsisipak-sipak ni Red J. Ang si Red J pulado na ngayon. Pero si H sumakuha dito ng last hit. H2 tumatakbo. Napakagandang dash mula kay H2 dito at buhay pa rin ang NXP. Sabi ng Blacklist International, retreat. Nakita mo yung puncture doon ni H2? Gumamit ng protractor, nag-iibat iba ng posisyon. Parang measured eh, no? Calculated. Oh no, yung what? Yung puncture niya, puncture. Puncture, natakas siya. Dahil hindi siya napatay doon ng mga members ng Blacklist International. Iba na to eh, kumbaga, gulangan ang nangyayaring laban dito. Pagulangan, Rob Luna. Pagulangan talaga. Pero kung papansinin mo, going into late game, slightly, next play, mechanically, parang mas nagiging okay yung hero nila. Kasi ang dami nilang option in terms of mobility. Pwedeng sumolo dito si James, pwedeng sumolo dito si Rene J. Tapos itong si Exort is actually placing traps at the right position just to provide vision. Yeah. So ngayon, kailangan mag-ingat dito ng Blacklist. Nasa kanila pa rin naman ang tempo ng laro na to. Pero hindi sila pwedeng mapitas pa isa-isa dito. Merong sinabi yung panel natin kanina, sinabi rin ni Wolf yun eh. Alam dito ng next play na magtatabi-tabi ang Blacklist International. Nag-bait si Edward dito. Napapop siya dito ng Cardinal Inferno. Laban daw, sabi ni Edward. Pero pumasok dito si H2O. Naku po, nahuli si H2 ng spider ni Oheb. At ngayon, si Exort na naman. Sabay yung si The Queen. Yung Chicho Dog ni Oh My Venus dito. Ngumangert-ngert. Naka-max bite. At si Yowie, ginawa na lang lahat ng makakaya niya. Kinumpasan niya na lang dito yung hangin para mabuhay. Mukhang buhay nga siya dito, Rob Luna, pero yung mga kampi niya ay hindi. Blacklist International, they will pick up two. Rene J will try his best para dito sa diversion play na to. Pero mukhang eto na ata ang push na inaanap ng Blacklist. Mukhang eto na yon. Posibleng makabasag dito ng base turret, pero wow, ang kunat doon ni Yowie, hindi pa siya doon namatay. Yung death timers dito ng dalawang members ng NXP, aabot pa sila dito. Pero delikado itong base turret sa gitna. Totoo na. Ata to, pare Koy. Basag yung tower. Mabubuhay na si H2. Mabubuhay na si Exort.
Blacklist International. Sabi ni OHF dito, sabi ni Venus, teka lang guys. Guys, legit. Like legit. Like legit, guys. Na... discipline, back muna tayo, sabi dito ng Blacklist. Yes, kailangan nilang i-secure yung susunod na Lord. And props to Renny J. Bakit hindi nakapag-push kaagad sa gitna ang Blacklist International? Kasi kinot nung Cho yung minion waves ng Blacklist International. Wow man, Jane. Itong laban na to, hindi mo pa rin mawari kung sino ba ang tunay na mananalo. Ang hirap nito, Renny J with the split. Iba talaga kapag master mo ang isang hero. Alam mo kung kailan ka mabubuhay. And the NXP, they will still manage to defend this. Blacklist International trying their best para talagang ituloy-tuloy. Oh, Renny no! Jay? Renny J, may bait play ba na magagawa dito? Mag-aabol, mag-aabang ang NXP. Venus, siya ang nauuna this time. Wise! Oh! The fake! Fake! Ano lang yung kay Wise? Fake back! Oh! Renny J, ma-outplay niya ba si Wise dito? Mukhang hindi. Ma-abag-dash pa si Wise dito. Habang tumatakbo na si Renny J, hinaabot siya ngayon ni Venus. Tinamaan na bana si Venus. Nandoon si Yahweh with the follow-up. Pero nandito din yung mga stars ni Exxon Esports! Ultimate bonding experience! Tignan mo yung mapa, naghiwaiwala yung NXP. Pero tabi-tabi lang ang Blacklist International palagi, Robluna. Ube strategy lang daw ang sakalam. Pero si James doon, hindi niya na hinintay pa na humabol doon sa mga members dito ng Blacklist. Blacklist International, they are eyeing to get his third lord. At napitas yung Benedetta. Dalawang members ngayon ng NXP ang nawawala. Napitas ni Venus! Bow down to the queen talaga, H2? Parikoy! H2O, mapasok dito ng kanyang ultimate. Puncture. Oh! H2O with the steal of a lifetime. Pero enough ba to, Rob Luna? Yun ang malaking tanong. Enough na ba yon? Sapat na ba yung Lord na yon para madepensahan ang sugod ngayon ng Blacklist? Dahil kompleto sila ngayon. Lagi mong tatandaan, 20 minutes na, TikTok timers na, 45 seconds tulog si H2, si James 23 seconds. Blacklist International, mukhang dederechuin na nila. Bow down to the queen. Oh my Venus will still reign 29-18 at hindi pa rin natatalo. Hindi pa rin talaga matitibag. Blacklist International is still number one. Blacklist International.